gulo ang bumalot sa Israel at Palestine. Mga gusali at bahay, wasak. Mga inosenteng buhay, napahamak. Buong mundo, nakaantabay. Ano nga ba ang ugat ng krisis na binabantayan ng lahat? Nakailang ulit nang naggantihan ng dahas ang dalawang estado, pero ang gulong ito ang isa sa mga pinakamalala mula noong 2014. Ilang linggo ang nakalipas panahon ng Ramadan, hinarangan ng mga sundalong Israeli ang lagusan sa Old City sa East Jerusalem. May mga banal na lugar sa loob nito kung saan sana mananalangin ang mga Muslim na Palestinian. Pero sa halip na dasal, sigaw ng protesta ang namutawis sa kanilang mga bibig habang ginigipit sila ng mga otoridad. At the same time, nag-overlap din ito dun sa so-called Jerusalem Day. No? So ito yung isang day na sineselebrate ng mga far-right Israeli groups after the occupation of East Jerusalem in the 1960s war. Ilang kilometro lang mula sa Old City, may kabahayang sentro na rin ng tensyon. Gustong palayasin ng isang right-wing Jewish group ang mga Palestinong nakatira roon. Para sa Israel, problema lang ito sa lupa. Pero sa mata ng Palestine, ethnic cleansing ito. Pagpapalayas sa kanila para mga Israeli na lang ang matira. So that was also something very, very sensitive for the Palestinian people, and they saw that as another manifestation of the oppressive situation that they're facing. Bumalik tayo sa panahong wala pang estado ng Israel. Nagsilikas mula sa paniniil ng mga Nazi ang mga Hudyong nasa Europa. Marami sa kanila bumalik sa pinaniniwalaan nilang lupang pangako. Pero may nakatira na rito at sakop pa ng Britanya ang lupain. Para sa isang Pilipinong minsan nang nasaksihan ang sitwasyon sa Palestine, may problema rin sa Zionism ang ideolohiya ng maraming Jewish refugees noon. What do you say to splitting this country into two? You keep your half and you all move there. That's yours to keep. But we now occupy this other half. That would be such an arbitrary, strange, and unfair proposition. Dumami ang mga Hudyong tumira sa historic Palestine. Matapos ang World War II, pinaubayan ng Great Britain ang lupain sa kabubuo pa lang na United Nations. Binago ng UN ang mapa. Taong 1948, nang maging estado ang Israel. That's precisely what happened in the Zionist colonization of Palestine. Ultimately, culminating in the establishment of the State of Israel. It's a settler colonial enterprise that sought to erect a new state over a land that was already existing as the homeland of another people, of many people. Pagdating sa Pilipinas, let's not forget that the country was a deciding, if not the deciding vote in the establishment of the State of Israel. No? Hindi masaya ang mga Palestino sa naging hatian ng lupa, kaya't nagkaroon ng digmaan. Nanalo ang Israel. Ang itinuturing nitong kalayaan, siya namang naging pagdurusa ng Palestine. Halos 700,000 sa kanila ang itinaboy ng digmaang ito. Sila ang bagong refugees na wala ng lugar sa lupang matagal na nilang pinanirahan habang ang Israel nilawakan ang sakop nitong teritoryo. Bagamat karumal-dumal na krimen ang nangyaring Holocaust sa mga Hudyo, tingin ni Luther hindi dapat ito dahilan para sila naman ang mang-apak sa karapatang pantao ng iba. Because anti-Semitism is of course a very bad thing that we must all condemn. But the same values that bring us to condemn anti-Semitism that also informs our stand against Zionism. Pero sa pagdaan ng panahon, lalo lang pinaigting ng Israel ang kontrol nito. Kinamkam nila ang lupaing dapat sana ay sa Palestine at hinigpitan din nila ang paggalaw ng mga Palestino. So there's a sense that Arab Israelis, even if they're citizens, they're also oppressed residents, and they're also not enjoying equal democratic rights and privileges. Almost every day I was there, there were incidents of intimidation and ordering Palestinians around with guns pointing at them.
sinubukang pagkasunduin ang Israel at Palestine, pero nakisawsaw ang Amerika sa usapan. So far, ang accusation ng Palestinians and a lot of Muslim countries and a lot of progressive groups is that countries like the United States have not acted as a neutral mediator. And in fact, they treat Israel as a treaty ally. May mga Palestinong galit na rin. Isa sa mga nabuong grupo, ang Islamist fundamentalist na Hamas. Sila ang nagpalipad ng mga rocket sa Israel. Noong May 15, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na patuloy ang airstrikes hanggat kailangan. Pero ceasefire ang gusto ng global leaders. Nitong Biyernes, nagkasundo ang Israel at Hamas sa tigil putukan. Dahil sa kahit anong digmaan, walang ibang talo kundi ang mga inosenteng mamamayang namumuhay sa takot. Getting ceasefire is one thing, but ang kailangan talaga dito is pumunta tayo dun sa pinakaugat ng problema. The right to self-determination of the Palestinian people, and also addressing the concerns of Arab Israelis with respect to what they feel as, you know, discrimination against them, systematic discrimination against them, and their marginalization. At para kay Luther, kahit malayo man ng Israel at Palestine sa Pilipinas, hindi nagkakalayo ang ating kasaysayan at ang karanasan ngayon ng mga inaapi. We too have seen, you know, the way that a colonial power has made life difficult for us as a people. What the Palestinian people are experiencing today, it's part of the long global history of colonialism, and the resistance that they carry out against it now is part of that long global history of resistance against colonialism as well. Hindi lang basta agawan ng lupa o palakasan ng armas ang nangyayari sa Israel at Palestine. Tunggalian ito sa pagitan ng mananako at ng nasasakupan. Ako si Brian De La Peña. I stand for truth.